So guys, so for today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng budget meal na churros. Ang mga main ingredients natin in cooking or making a churros is, number one is all-purpose flour, 1 cup, water, 1 cup din, same lang sila, 1:1 ang ratio, and then 1/4 cup ng butter, sugar, depende sa'yo kung ganun mo gustong ka-sweet. Ako yung nilagay ko lang mga 2 tablespoon, and then 1/2 teaspoon ng salt, and then cinnamon. Include din sa ingredients ang 2 medium size na egg. Yun lang yung pinakaming ingredients, and then sa sauce mamaya, meron akong chocolate syrup na gamit. Wala rin tayong vanilla extract, pero pwede nyo rin siyang i-add pampabango. So, let's start! So, ang una natin gagawin ay i-mix na natin yung 1 cup of water. And then, 1/4 cup butter. Then, 1/4 teaspoon ng salt. Also the 2 tablespoon ng sugar. Depende sa inyo kung gano'ng katamis, sabi mo nga. And then, i-heat lang natin siya hanggang matunaw lahat at kumulo. Kaya na nga siyang kumulo. At matunaw lahat. So, ayan. Tunaw na siya. And then, kumukulo na siya. Yung next natin na gagawin is, hinaan natin yung apoy. Ayan. Mahinang-mahina lang. And then, sunod na natin yung all-purpose flour. Mix lang siya, ang i-mix. Hanggang magbuo siya. Then, pag ganyan na siya, pwede mo na siyang patayin yung apoy niya. Ayan. Then, i-mix mo lang siya ulit hanggang yung mga buo-buong puti. Then, pag na-mix mo na siya na totally, magiging ganito na yung itsura niya. Yan. Magiging parang ano na siya, soft yung texture niya. Tsaka makinis. Then, hayaan lang natin siyang mag-cool down into a room temperature. So, ayan. Medyo nag-cool down na siya, kaya pwede natin ilagay yung ating egg. One by one lang siya ilalagay. So, ayan. Kung maging ganito na yung texture niya, medyo sticky na siya. Ayan. Tapos wala na siya yung buo-buo. Pwede mo siya i-transfer sa piping bag. So, i-transfer natin siya. Kailangan natin na piping bag. So, maganda kapag kayo medyo makapal kasi medyo sticky siya. At baka pag manipis na plastic yung ginamit ko na piping bag, mabubutas siya. So, I prefer yung medyo makapal na konti. Tulad nito. Nabili ko to sa ano lang, sa bayan. I think 58 pesos lang siya. Sa mga general merchandise na store. May mga kasama na rin siyang mga ewan ko ano tawag dito. Basta yan. Yan. Then, lagay natin siya sa cup or kahit anong medyo parang baso. So, ganyan natin siya. Then, transfer. Ayun, nalagay na natin lahat. Then, press lang natin. Yun. Pwede mo siyang lutuin na kaagad, i-deep fry, or pwede mo rin siyang gawing frozen kung gusto mong tumagal, mas tumagal. Tatagal siya up to 3 days sa chiller and sa freezer around 3 weeks. 3 weeks ang lifespan niya kapag nasa freezer.
gusto mo siyang i-freezer, lagay mo lang siya sa mga Tupperware o ano na medyo mahaba, tapos ganito mo lang. Then cut mo na siya sa gitna. Then after nyan, pwede mo na siyang ilagay sa freezer. So yung ibang natira is i-fry natin para makita nyo kung ano yung magiging itsura niya kapag naluto. Preheat nyo lang yung mantika to medium heat, medium high heat lang. Huwag masyadong sobrang lakas para hindi siya masunog agad, tapos yung loob niya magiging hilaw. Dapat yung sakto lang. Yung crispy on the outside, tapos sa loob niya medyo moist, may moist. Yun. Then kung sa tingin mo okay na yung init niya, pwede ka na maglagay. Deep fry mo lang siya hanggang maging golden brown. So habang dine-deep fry natin yung ating churros, gumawa naman tayo ng sugar and cinnamon mixture. Meron tayo dito 2 tablespoons ng white sugar. Maganda yung medyo pino para kakapit talaga siya. And then, half teaspoon na cinnamon powder. Then mix nyo lang siya. So ayan, malapit na siya. Pag nagiging ganyan na yung kulay niya, ibig sabihin malapit na yan. Nagiging golden brown na siya. Yan, kapag okay na siya, pwede natin siyang patayin yung apoy. Okay, and then hanguin na natin. Tapak lang natin siya ng konti, and then lagad natin siya sa cinnamon powder and sugar mixture. Yan. Close natin. Then shake, shake. Shake, shake. Boom! Ready na ating churros. And meron naman tayo dito ang chocolate dipping sauce. Ito na siya. Wow! Yummy! So, salamat sa panonood, guys. Sana nagustuhan niyo ang ating video. And for more videos and tutorials about cooking, please don't forget to like and subscribe. Yun lang po. Maraming salamat.